Umaga po sa ating lahat and welcome po sa ating Daily Prayer Covenant. Sa umaga pong ito, ang ating pong teksto ay matatagpuan sa Ikalawang Tesalonika, Kabanata 1, Talata 1 hanggang 4, at saka Talata 11 hanggang 12. Ganito po ang sinasabi. Mula kina Pablo, Silas at Timoteo, para sa Iglesia ng Tesalonika na nasa Diyos, ang ating Ama at nasa Panginoong Hesukristo. Sumainyo nawa ang kagandahang loob at ang kapayapaang mula sa ating Diyos Ama at sa Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, tama lamang na kami laging magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, sapagkat patuloy na lumalago ang inyong pananampalataya kay Kristo at lalong nagiging maalab ang inyong pagmamahalan sa isa't isa. Kaya nga, ipinagmamalaki namin kayo sa lahat ng mga iglesia ng Diyos dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya sa gitna ng mga pag-uusig at ang mga kahirapang dinaranas ninyo. Dahil dito, lagi namin kayong idinadalangin sa Diyos na naway maging karapat dapat kayo sa pagkatawag niya sa inyo at sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan
Naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng mabuti ninyong hinahangad at maging ganap ang inyong mga gawaing ibinunga ng pananampalataya. Sa gayon, mapaparangalan ninyo ang pangalan ng ating Panginoong Hesus at kayo naman ay pararangalan din niya ayon sa kagandahang loob ng Diyos at ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo po muna ay sumandaling manalangin. Salamat Ama sa umagang ito na muli naming pagbubulayan ang inyong mga salita. Samahan mo kami ng iyong banal na espiritu at makita namin ang kapahayagan ng iyong mga salita. Nawa Panginoon, ito ay maging gabay namin at makita sa aming mga buhay ang kapangyarihan ng iyong paggawa. Salamat at patuloy kaming magpupuri sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ang sulat po na ang pangalawang sulat po para po sa mga taga Tesalonica ay nagmula po kina Paul, Silas at Timoteo. At sa mga paglalakbay po ni Pablo ay kasama na niya ang dalawang ito at sila rin po ang kanyang mga pinagkakatiwalaan at katulong din niya sa mga ginawa nilang sulat para po sa mga taga Tesalonica. Si Silas po at kilala rin sa pangalang Silvanus ay matagal na po at marami na silang pinagsamahan ni Pablo. Sa mga paglalakbay po nila sa kanya pong mga mission journey, magkasama rin po sila sa kulungan sa Pilipos. Mababasa niyo po ito sa Acts 16 verses 19 to 27. At hanggang po sa pakikipagtulungan po niya sa mga unang liham para po sa mga taga Tesalonica. Si Timothy naman po ay isang kabataan na nakatira sa Listra na isang lalawigan ng Galatia. Anak po siya ni Eunice, ang kanya pong ama ay isang Greek, at mula po sa kanyang pagkabata, tinuruan siya ng kanyang ina at lola po. Ang kanyang pong lola ay si Loida, na salita po ng Diyos. Isa rin siyang matapat na kasama ni Pablo at isa rin po siya sa mga nakipag-collaborate sa mga liham po sa mga taga Tesalonica. And this passage started with a greetings to give encouragement to the Thessalonians. Ganon din po sa atin kung gumagawa po tayo ng sulat. Nag-uumpisa po tayo sa mga pangungumusta, tinatanong natin ano na po ba yung kalagayan ng ating sinusulatan. And ito po isang paraan para nga po ma-encourage yung ating mga sinusulatan. At para po kay Pablo, ang pagpapasalamat po at pagpupuri sa ating Diyos ay isa pong obligation at katungkulan po natin itong gawin. Because of God's great work, ang kanyang mga dakilang gawa at walang hanggang pag-ibig ang magtataas sa kanyang pangalan. It is not just a pleasurable exercise, but an absolute duty of a Christian to give praises and thanksgiving to God. Hindi lang po ang mga taga-Thessalonians. Tayo po dito sa St. Paul, we have grown our faith exceedingly. Andun po yung ating pagmamahal sa Diyos. Sa kabila po ng mga persecutions at paghihirap po na pinagdaanan natin, our faith remains strong and growing. Like what Spurgeon says, always have something in hand that is greater than our present capacity. Grow up to it, and when you have grown up to it, grow more. Recently po, ang St. Paul UMC po celebrated its 122 years founding anniversary. It was indeed a great achievement, and I'm sure po hindi lang si Paul ang proud sa atin. Alam ko po, I know God is indeed so proud with us. Nakangiti po siya saying, your faith has made you strong. Still, we rise through Christ. Here in our church, di lang po fourth or fifth generation na ang mga family po na nandito. Yung pong faith ng mga family po na ito still remains
aside from the fact na may mga converted Christians po dito, because yung iba po ay nakapag-asawa from other denominations, or may mga naaya po sila ng mga friends or mga boyfriend nila or mga girlfriend. Katulad ko rin po, ako po ay nakapag-asawa ng isang Methodista. Kaya po ako nandito ngayon. And we have gone through a lot here. We have overcome all the challenges. Nahirapan din po tayo as church for some time, financially. But then God is always there with us, and His grace is sufficient. Sa mga members po, mga workers, yung mga lays, dumadaan din po tayo sa iba't ibang pagsubok sa mga bagyo ng buhay. Andyan po yung kahirapan, yung pagkakasakit, and natitisod din tayo. And these things sometimes made up to be upset or dismayed or troubled. And Paul wants us to find rest when he says, kayo namang nagtitiis ay aaliwin niyang kasama namin kapag ang Panginoong Jesus ay inihayag na mula sa langit kasama ang kanyang mga makapangyarihang anghel. Yan po, nasa verse 7 po yan. And we don't know when Jesus will return for His church. Wala pong nakakaalam kung kailan ang kanyang pagbabalik o kung nandito na nga po siya. Ngunit habang naririto po tayo at naghihintay, ang nais po ng Diyos is for us to have a settled faith, to remain calm, and for that, we need to make a grip on the Word of God, immerse in the Word, and in the midst of struggles, pray persistently. Pray without ceasing and give thanks in everything. And God is just a prayer away. And we not only pray for ourselves, we also need to pray for our pastors, our deacons, our workers, kasi po hindi po sila exempted sa mga pagsubok. Sometimes they also feel down or dismayed. May mga pinagdadaanan din po sila na hindi natin nalalaman. So, let's always pray for them. And tayo po ay mga tinawag din ng Diyos, and we have been called. Even po yung mula po sa temple keeper, sa mga leaders, sa council members, sa mga lays, buong tiyaga po natin ginaganap yung mga tungkulin. Andito po tayo dahil we are called, hindi dahil we are qualified. Dahil po sa pamamagitan natin, mahahayag ang kadakilaan ng Diyos, because God will be the one to qualify us. And when it is done or fulfilled na po according to His glory and righteousness, ang Diyos po ang mapaparangalan at papupurihan. And in this time, our faith in God will be refreshed. Para po yung computer, kapag punong-puno na po sa memory niya, naghahang na siya, laging na siya, nire-refresh din po yan. Rekindled, pinabalik po niya yung pag-aalab ng ating pananampalataya. And of course, revived. And may the Holy Spirit write hope-filled words from His truth in our hearts today. Stay in love po with Christ. To God be the glory. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa mga salitang aming narinig sa umagang ito. Nawa, Panginoon, Ikaw po ang siyang kumilos sa aming mga buhay ngayong araw na to. And Lord, patuloy po kami nagpapasalamat sa iyo sa mga protection po ninyo sa araw-araw and sa mga biyaya po ninyo, yung namimit po ninyo, yung aming mga pangangailangan, Panginoon. Nagpapasalamat po kami at ibinabalik namin lahat ang pagpupuri sa iyo lamang. In Jesus' mighty name we pray, Amen.
Magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po sa pagtunghay natin sa ating Prayer Covenant Series. Nawa patuloy tayong manalangin sa ating mga sariling oras at kahit hindi tayo nagdiriwang o tayo ay nakakaranas ng paghihirap, nawa patuloy nating ipagdasal ang ating mga sariling buhay at ang buhay ng ating mga minamahal. Maaring tayo ngayong araw na ito ay nakararanas ng mga suliranin, nawa ilapit natin po ito ngayon sa ating Panginoon. Nawa ang ating araw ngayon ay maging makabuluhan sa pagpapatupad ng isang tahanan na pinapakita ang pagmamahal ng Diyos. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Panginoon, kami nagpapasalamat sapagkat binigyan mo kami ng isang biyaya na makikita at matatawag namin na sa aming buhay ay merong Diyos na nagmamahal sa amin. Panginoon, maraming salamat sapagkat binigyan mo kami ng lakas na gawin ang mga bagay-bagay na aming kailangan gawin ngayong araw. Panginoon, maaring meron din pong mga problema na lumapit sa amin sa mga nakaraang araw. Pinagdarasal po namin ito, Panginoon. Maaring may nangangailangan sa amin ng mga resources, mga earthly resources, mga finances, Panginoon. Nawabuksan mo ang iyong kalangitan at iambon sa amin ang aming mga pangangailangan. Bigyan mo kami, Panginoon, ng aming kakainin sa araw-araw. Panginoon, pinagdarasal ko rin po ang mga kasamahan po namin na papunta ngayon sa kanilang mga trabaho at sa mga mag-aaral na nag-aaral ngayon, Panginoon. Nawa bigyan mo ng seguridad ang bawat isa na malayo sa kapahamakan ang aming pagta-travel, Panginoon. Nawa bigyan mo kami ng iyong nagpapaligtas na yakap, Panginoon. Alisin mo kami sa mga maaaring sakuna na maharap namin, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon. Nabibigyan mo kami ng knowledge din po sa aming mga haharapin sa araw na ito. Nawabuksan mo ang aming isipan na makatanggap at makapagbigay din kami ng kaalaman sa aming mga kapwa, Panginoon. Maraming salamat din po, Panginoon, sapagkat sa mga nagdaang araw, hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. At Lord, pinagdarasal din po namin ang aming mga sarili, ang aming mga pamilya na maaaring nakararanas ngayon ng problema sa kalusugan, Panginoon. We are praying for your healing, Panginoon. We are praying that you touch our mortal bodies. At sa oras na ito, nawa bigyan mo kami ng kasagutan sa aming mga hiling na pagpapagaling. Nawa, Panginoon, palakasin mo muli ang mga katawang nanghihina. Nawa, pagalingin mo ang mga katawang nasira, Panginoon. Patuloy kaming lumalapit at kakapit sa iyong pag-asa. Kami ay lalapit at kakapit sa iyong mga pangako na bibigyan mo kami ng isang magandang buhay na ganap at kasiyasiya. Panginoon, pinagdarasal din po namin ang aming bansa. Nawa, patuloy mong hawakan ng mga puso at mga utak ng aming mga leader. Nawa, Panginoon, manguna sa kanila ang pagsisilbi sa mga kapwa at hindi lamang sa mga sarili nilang mga buhay, Panginoon. Gamitin mo sila, Panginoon. Gamitin mo ang kapangyarihan nila sa pwesto, Panginoon, na para hindi lamang sa kanilang sarili ang gawin nilang mga batas, gawin nilang mga pulisiya, gawin nilang mga aksyon, Panginoon. Nawa ang lahat na ito ay mangyari na ukol sa iyong kagustuhan at sa iyong disenyo. Panginoon, nagpapasalamat kami dahil sa oras na ito kami ay nananalangin sa iyo at kakapit sa iyo muli. Maraming salamat, Panginoon, nawa tingnan mo muli kami ng iyong napakasarap at napakagandang ngiti ngayong araw. Yakapin mo kami ng na may kasamang pagmamahal. Ito lamang, Panginoon, ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.